lahat. Ngayon ay magkakabit ako ng relay ng busina sa aking motor na Rossi Mono Swiss. Ayan, ito siya. So naisip ko, total magkakabit ako ng relay sa aking busina, naisip ko na i-vlog na lang din. So ngayon, baklasin muna natin ng kaha o ng mukha ng aking motor. Ayan, babaklasin natin yan para makapaglagay ng relay sa aking busina. Ayan, dati kasi nagpalit ako ng busina na mas malaki kaysa sa stock niya. So, hindi ko nalagyan ng relay, gawa nang wala akong relay. So ngayon may nakuha ko ng relay na 12 volts, yung 5 pin ay kakabit ko sa aking busina para safety yung busina ko at para iwas sunog na rin sa aking wiring. So ayan, tanggal na natin yung takip, hugutin lang natin yung sakit. Ayan, sakit ng aking eagle eye ng motor ko. Ayan, tanggalin lang natin yung sakit ng eagle eye. Pagkatapos, maglalagay tayo ng relay sa aking busina. Ayan mga boss, so ang relay na aking ilalagay sa aking busina ay yung relay na 5 pin pero 4 pin lang. Ayan, 4 pin lang yung magagamit natin yan. Ito yung aking relay. Ayan, 5 pin yan mga boss, pero ang gagamitin lang natin dyan ay 4 pin lang. So yung isang pin ay hindi na natin kailangan yun. Ayan, ito yung number 30. Ayan, yung may wire na kulay pula. Ito yung number 30. At yung isang wire naman ay number 76 ng relay. So ayan mga boss, kung napapansin nyo, dalawa lang yung wire na kinabit ko sa aking relay. Kasi yung dalawang terminal nun ay para sa stock na wire papunta sa busina. So yun ang ikakabit natin doon. So ngayon guys, itatap ko yung number 30 ng relay, yung kulay pula na wire ay sa positive ng battery. So hanapin ko yung wire ng positive galing sa aking battery. So yung iba guys na naglalagay ng mga relay ay kumukuha sila diretso sa positive ng battery. Naglilinya sila ng wire tapos papagapangin sa chassis ng motor. Yan, papagapangin nila yan. So ako naman, totally tinatamad ako magpagapang ng wire sa aking chassis. So para mas tipid na rin, ang gagawin ko, hanapin ko na lang yung positive wire. Yung positive wire na galing sa baterya, yan, hanapin ko na lang. Kaya kailangan natin gumamit ng base light. Pagka nahanap na yan dito, nahanap ko na yung wire galing sa positive ng battery. So kailangan balatan, babalatan ko lang yan at doon natin ikakabit yung number 30. Ayan, so ngayon ikakabit na natin yung number 30 ng relay, kulay pula ng wire. Ikakabit natin doon sa positive na wire na manggagaling sa baterya ng motor. Ayan guys, pero nasa sa inyo rin naman kung gusto nyong maglagay ng positive diretso sa battery, maglilinya kayo ng wire, nasa sa inyo yun. Ang akin lang para iwas gastos at siyempre mas mabilis na paraan na rin para hindi na tayo magpagapang ng wire sa chassis. So hanapin ko na lang yung positive ng wire. So kailangan gumamit tayo ng tester para mahanap natin, pero kadalasan naman kulay pula yung manggagaling sa baterya. So ngayon guys, ayan, ito kakabit ko na yung number 30 na wire dito sa positive ng wire galing sa baterya. Ayan, kakabit na natin yung number 30 ng relay. So maya maya kakabit naman natin yung 87 ng wire. I-fix muna natin to, kailangan i-belt muna natin ng maigi at i-scotch tape natin, ay scotch tape, electrical tape pala, sorry. So ayan, kailangan naka electrical tape siya ng maayos. Yun, okay na, nakakabit na yung number 30 ng relay sa positive wire. So ngayon, ang gagawin naman, ayan, yung number 87, kakabit natin sa isang terminal ng busina. Okay lang kahit saan ikabit yan, basta sa isa natin ikakabit sa isang terminal. Okay lang kahit magkabaliktad, dahil ang busina wala naman negative at positive. So ngayon guys, ayan, kailangan na lagi natin maigi ng electrical tape yung sa may busina para hindi sa gumagalaw-galaw. Kailangan i-fix natin siya at ikakabit natin ng maayos para hindi siya maglulos, ano? So, ayan, ganyan nga. Ayan
Ayan guys, kung kayo ay gusto nyong magkabit ng relay, ayan, panoorin nyo lang ang video na to, yung mga hindi po marunong. So ako kasi guys, ang ginawa ko, dahil wala akong terminal ng sa aking busina, kaya ginawa ko yung wire, binulbol ko na lang, tapos nilusot ko lang sa butas ng busina, sabay ayan, pinaikot, inikot-ikot ko lang, mahigpit lang, sabay lagayin ko lang ng electrical tape, kasi wala akong terminal, yung sinasaksak lang. Ayan, pero kung kayo meron naman ng sumege, ganun na lang gawin nyo para mas mabilis. O kaya naman, ihinang nyo na lang sa terminal ng busina. Ayan, pagkatapos, electrical tape ng maigi para hindi magdikit sa body ground, para hindi mag-ground yung ating wiring. At syempre, ayan ito, wire na kulay green, gagawin naman natin ground ng busina. Ayan ang ilalagay natin sa isang terminal ng busina. Ayan, dito. So, ilalagay natin dito yan. Lulusot din natin sa butas ng terminal. Tapos, sabay, pipihitin natin para humigpit yung kanyang wire. Ayan. Gamitan natin ang pliers. O kaya kung may panghinang kayo, mas may ginahinangan nyo na lang din. Tapos, siyempre, electrical tape pa. Para mas lalong safety tayo, kailangan lagi tayong may electrical tape. Ayan, pagkatapos nyan guys, pagkatapos natin kabit yung wire ng ground natin sa busina, ang gagawin ko ay sa akin, ibabody ground ko na lang yan. Ayan, babody ground ko na lang. Hindi na ako magkakabit ng wire papunta sa negative ng battery. So, babody ground na lang natin. So, ngayon, kabit muna natin yung maigi bago natin ibody ground. Ayan. So yung motor ko, Rossi lang yan guys, Rossi na Swiss Mono. Yung Rossi na Mono Swiss. Yan lang ang aking motor, yan lang swak sa aking budget. So pulupotan natin maigi ng electrical tape. So ganyan nga. Ayan, siyempre guys, kung ikaw ay napapadaan pa lang sa channel ko guys, ayan, mag-iwan naman ng isang subscribe, at siyempre like mo na rin, ayan, kung mahilig ka naman sa mga itong video. Ayan. Naisip ko lang mga boss na mag-video, i-vlog ang pagkabit ko ng relay. Naisip ko lang na i-vlog ko na lang din, kasi ganun din ang makarabit na ko ng relay, kaya gusto ko rin na-share sa inyo kung hindi pa alam, lalo-lalo na yung mga baguhan pa lang, ng mga gustong mag-wiring ng mga sarili nilang motor. So, at least kahit paano, may idea kayo kung paano ikabit yung mga relay. Yung relay sa ating mga busena. At kung ano yung tamang pagkabit. Ayan. So, ngayon guys, balatan natin itong kulay green wire. Yung body ground. Yung ground ng busena. Ayan. So, ang gagawin ko, ipupulupot ko na lang sa tornilyo. Ayan, tornilyo. Tapos, sabay, ito tornilyo ko na lang sa chassis ng motor, kasi yung chassis ng motor ay ground yan. Ayan, body ground yan. Ayan, sabay gamitan ko ng ano ba to, 8mm na liabe para mahigpit siya. Kailangan talagang mahigpit yung pagka kabit sa kanya para hindi siya gagalaw-galaw. So ayan mga boss, higpitan natin yung tornilyo. Ayan, nakasabay na dyan yung isang wire ng galing sa busena, sa isang terminal ng busena. So yan na yung kanyang ground. So bali may dalawa na lang tayong terminal sa relay na wala pang wire, yung 85 saka 86. So dyan naman natin kakabit yung wire, yung stock wire ng busena. Yung dalawa na yun, okay lang kahit magkabaliktad sa 85 saka 86, ayos lang yun mga boss. So ayan, nakita natin ng maigi yung pagkakabit ng tornilyo sa aking busena. Ayan. So ngayon, mahigpit na siya. So ngayon mga boss, ayan, dalawa na lang, ayan, ito. So may dalawa na lang ng paan ng ating relay, yung walang wire. So bali tatlo yan, kaso lang yung pangatlo yung sa gitna, yung 87A, yung hindi natin kailangan dyan. Yung 86 saka 85 lang, yun lang ang magagamit natin dyan, ayan. So ito yung stock wire ng busena natin yan. So dito natin ilalagay
Yan, sa 85 at saka sa 86. Okay lang kahit magkabaliktad yan mga boss. Ayan. So, ayan, ikabit na natin. Ayan, ngayon, susubukan natin kung okay siya. Ayan, kailangan. Subukan natin yun. Nagulat ako, okay, guys. Okay, sinisya na, eh. Medyo nagulat. Ayan, mga boss. Maraming salamat.